Hi guys, ngayon nasa QC kami. Gubat QC! Ayan, and dito daw sa gubat na to ay marami silang tinatagong masasarap na pagkain. Ako, first time ko dito. Ako din. Kaya we will see at syempre titikman natin kung ano nga ba yung sinasabi nilang masasarap na pagkain. Curious din ako. Tara, tikman natin. Let's go! So as you can, nag-tour talaga. Ito, meron silang parang garden na pang-aesthetic. Pwede kang mag-picture dito. Parang pwedeng pang-date, pwedeng pang-tropa. May ganito pala sa QC. Oo nga. Kanina, pag hinto ng kotse, hindi ko alam kung ba't kami huminto. Hindi mo in-expect. Nakatago to eh. So, kaya pala, nakatagong gubat sa QC. Ito yun. So, dito dapat nakakamay ka pag kumain. So, maghugas tayo muna doon. Tara. So, as you can see, ang cute nung ano nila, hugasan nila. And meron din silang liquid soap. Let's go. Dapat pag maghuhugas ka, may gigil. Dapat may kagat labi. Wow! Para tanggal yung germs. Yan, malinis na tayo. Ayan guys, ready na po kami kumain. Ako, ang in-order ko dito ay dinakdakan. Tsaka, actually, ang dami kong in-order. Kailan? Kasi meron akong ano, mga side dishes naman, yun extra lang. Ano sa'yo? Anong order mo? Unang-una, dahil nakita ko tong sarsa. Order ako ng lechon tawali. Ay, wow! Tapos isang beef tapa. Gusto ko ng talong. Pritong talong. Diba? Hmm. Ayan guys, samahan nyo kami kumain. Hinihintay na lang namin. Let's go. Oh. Anong masasabi mo? Wag na tayo mag-usap, busog pa tayo. Actually, natuto na kami kasi sa sobrang busog namin. Kung nakikita nyo po yung dami ng dahon dito, ganun po kadami yung kinain namin. At dalawa lang kami, guys. Sobrang sarap. Thank you so much. Hindi mo usually makakain tong gantong food at gantong setup sa restaurant dito sa QC. Masaya, masarap, at refreshing yung atmosphere. Si ano ba? Si Chris may garden. Merong secret garden si Chris. And actually, na-imagine ko yung secret garden ni Chris dito sa secret gubat dito sa QC. Smart. And di ba meron ding lights doon? Actually. Yung vibe, mafe-feel mo. Kaya siguro nakapag-usap tayo ng mga bagay-bagay sa buhay. Kasi nakakadagdag ng ano, ng factor. Yung mood at yung place. Actually. Ayun. Doon din nag-heart to heart talk si ano. Oo nga, si Chris tsaka si Raya, yeah. Di ba? Doon naganap lahat yung mga talagang importanting mga bagay-bagay. There's at ganap nila. There's something talaga sa ganitong setup. Ako naman as Raya, feeling ko nakarelate ako dito kasi yung bahay namin ni Madam Lupe, punong-puno din ng mga halaman. So nung bumalik kami, syempre medyo madumi pa. Tapos nung once na nakatira na kami doon, parang nagkakaroon talaga ng life yung bahay kapag may mga halaman. Parang ibig sabihin may tao, may nag-aalaga, may buhay. So ganun. So yun lang. At syempre lahat ng mga magagandang mga pangyayari sa amin ni Chris nasa garden talaga. At saka, actually guys, just to add, parang para sa akin kasi, hindi lang siya yung comeback ng love team natin. Parang comeback din sa mga simple days and lives natin. No? Yung pagkakamay, yung mga simpleng food. Kasi tignan mo, ang daming sobrang masasarap na pagkain. Pero pinili natin yung talong eh. No? Yung talong as the highlight. So ibig sabihin, parang naghahanap tayo ng way para makakonect ulit sa core natin. Something na mararamdaman mo yung comfort. Oo, di ba? Thank you sa Gubat QC. Oo, thank you kasi may ino-offer kayong gantong klaseng lugar, ambience, tsaka culture. Pinoy na Pinoy. Thank you so much guys for watching this video. Yes, sana po panoorin nyo ang Hex Boyfriend exclusively on ABS-CBN YouTube channel. Five episodes yan. Yes, and isang bagsakan yan kaya pwede nyong i-binge watch lahat. Hindi kayo mabibitin. Thank you guys sa mga nakapanood na at sa mga nag-leave ng good comments dyan at mga nag-tweet. Naka-appreciate. Yes, yeah, and syempre sa lahat ng supporters namin, thank you so much.